Okay, andyan yung topic namin sa baba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula na. Magsimula na ang debate. Ang maglalaban, si Simaya Bro at saka si Kabin Tilador, ano? Na si Simaya ay may nasa nilihin niya ay end time. Si Kabin naman ay country, no? So ngayon, maglaban ng lawang panig, bagay friendly tip lang. Ngayon kung ano ang sinasabi ng moderator na ibang magitayo ni Pastor Jovin sa yung moderator natin. So dapat igalang po natin, ano? Yes. Ako bang moderator? Ang affirmative po si Bro Simaya. Hindi. Anong paksa nila? Anong paksa? Nasa GC, pakibasa, nasa ano natin? Ay, sorry. Ang haba na eh. Teka, tatanungin muna natin yung mga debater natin. Ayos na ba sila sa paksa nila? Okay na yan. Okay naman. Okay na ba yung paksa nyo? May anak. Okay na yan, napag-usapan na yan. Nasa ano, si pinost ko dyan ngayon sa ano, sa GC. Okay. So, yung usual na ano, rules, hindi naman na tayo bago dyan eh. 10 minutes ba o 5 minutes lang? 10 minutes lang. 10 minutes. So, 10 minutes, tapos ang crossing sa 10 minutes. So, abutin to ng kulang-kulang dalawang oras. Kaya, ang kumain na kayo. Kaya kumain na kayo. Abide lang tayo. Oras yan. Ang pakiusap ko lang, ano, abide lang tayo sa rules para maging maganda since may minig ng mga iba at maging kapakipakinabang sa kanila apo, yung debate. Pakibanggit, saka babasahin ko yung ano, yung paksa. So, ang rules po natin, as usual, huwag natin munang kalimutan na respeto yung ating katunggali ha. Kung sa UFC at sa ONE Championship, babasagan sila ng muka, eh nagre-respetuhan pa rin. Dapat tayo ganun din po, ano. Bawal po gumamit ng mga masasamang bawal po gumamit ng mga masasamang salita, ano po. Okay? So, no ad hominem. Ang topic, patutunayan ni Simaya Bro na ang ama ay hiwalay sa kalagayan ng anak. Affirmative siya at negative si Ben Tilador. Ayan. Sige, 10 minuto, 10 minuto. Ang rules natin sa cross-examination. Pag categorical yung question, must be answered categorically. Ang oras ng pagtatanong, nasa nagtatanong, wala sa sumasagot. Kung pinagpapaliwanag, maximum 1 minute lang po. Okay po yan? Sagot po, sagot po. Para ano tayo? Sige. So, Papay Ben? Sige, sagot. Sige. Ayan. Okay. Salamat. Tapos, pwedeng lakawan yung tanong pagka ayaw sagutin, huwag pilitin. Next question, ganun. At ang tanong, dun lang sa inilatan. Okay po. Again, palipaalala ko lang, bawal po ang ad home at para maging maganda yung usapan natin. Sige, magandang gabi sa lahat na nakikinig po sa ating palatuntunan ngayong gabi. Kayo po ay nandito sa Bible Sharing, ang GC ng mga matitino. At ang kasapang pag-usapan ng mga maginaw natin di Batista ay patutunayan ni Simaya Bro na ang ama ay hiwalay sa kalagayan ng anak. Affirmative siya at negative si Lolo Ben na nag-founder ng Patri Passionism. Ayan. Si Simaya Bro po ay member o nasa pananalig ng End Times Believer. Ayan. Magandang gabi sa lahat. Simulan na po natin ang 10 minutong paglalata o presentation ni Bro Simaya. Inaabisuhan ko rin po sa UFC at saka sa ONE Championship. Pakitan of yung mic up sa gabi ng mukha. Nagkakaroon ng interruption. Sige, salamat. Go. Ang oras! 8:58 patatapos ng 9:08. Sige, pasok. Okay, magandang gabi. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos ng katotohanan. So, patutunayan ko na ang ama ay hiwalay sa anak.
It means they are separated being. So yun po ang patutunayan ko ayon sa pamamahayag ng Biblia. Ang napagkasunduan namin na context ay sa Juan 5:26. So maganda na mabasa po natin ang John 5:26. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So dito po, malinaw po dito na meron pong binanggit na dalawang being, which is the Father and Son. The Father na siyang pinagmumulan ng buhay, at ang anak, which is the recipient, no, yung tumatanggap ng buhay. So malinaw na kung ang ama, ang anak ay hindi pinagkalooban ng buhay, wala po siyang buhay. Kasi salitang pinagkalooban, hindi po sarili niyang buhay yun. Galing po sa ama. So malinaw po, maging doon sa gawa, no, gawa, tres, Kenzie, na Jesus Christ is the Prince of Life. Ang salitang Prince of Life hindi po nalalayo sa context ng John 5:26. When we say na Prince of Life, pag sinabing Prince ay recipient, hindi po siya author. Pero ang ginamit po ni Latin Vulgate ay author to prove na talagang Diyos yung anak. No? Pero si Latin Vulgate ay nautusan po ni Pope Damascus na ilimbag po yung Latin into English, no, at ang ginamit po ay only begotten God. So yun po ang ginamit mo si Jerome po, no, si Jerome na utusan po ni Pope Damasco na i-revise yung Latin version, no. So siya po ang nag-revise from Prince of Life into the Author of Life. So ngayon, maganda patunayan na eksakto ang bigay ng Biblia ng Prince of Life. Why? Dito pa lang sa context, pinagtutunayan na ang Panginoong Hesukristo o ang anak ay pinagkalooban. Sa salitang pinagkalooban, siya po yung recipient ng buhay. Alam natin na si Kristo, basahin po natin. Magbabasa po ako. Sa John 17 verse 2. Napansinin po natin. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang pamamahala sa lahat ng laman. So ang tinutukoy po dito na binigyan ng pamamahala sa lahat ng laman ay walang iba po kundi po ang anak. Okay? Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. So yung life, yung sinabi ko nga kanina na Jesus Christ is the Prince of Life. Siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Why? Siya yung nagtagumpay. At ang creation ay nakahilig po sa kanya yun. Siya po ang reason, no? Siya po ang dahilan ng paglalang. Kaya iniyakan po ni John doon sa Revelation chapter 5. Sa Revelation chapter 5, yung book po doon na walang sino mang makapagbukas except yung nagtagumpay, si Jesus Christ. Na ang aklat na yon ay yung tinatawag na Book of Redemption. Kaya si Kristo si Kristo yung magbigay ng buhay na walang hanggan. O ibig sabihin ba Diyos siya kasi nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan? Eh ayon dito na ibinigay sa kanya ang buhay na walang hanggan kasi siya yung karapat dapat magkalag ng yung tinatawag na aklat doon sa Revelation chapter 5.
So doon sa Revelation chapter 5, yun ay Book of Redemption at kailangan siya yung magtubos. At yun naman po, nakita po natin na nagtatagumpay siya, kaya siya yung may karapatan. Ngayon, gusto kong puntuhin sa prophecy. Ang prophecy ay natupad sa bagong tipan. Pag sinabing natupad, makikita po natin yung katuparan. Wala na pong drama. Kasi prophecy from the Old Testament, no, into the New Testament, katuparan na yun. Wala nang drama, wala nang paligoy-ligoy, ang banal na katuparan na yun eh. Ngayon, mag-uumpisa ako sa propesiya at dadalhin ko ang katuparan sa bagong tipan. Ang propesiya sa Isaiah 61:1, take note nyo lang, hindi na po ako nagbabasa, no? Wala na akong panahon babasahin yan. Pero gusto kong ipipoint out yung mga mahalagang bagay dyan. Mga mahalagang pananalita. Sa Isaiah 61:1, ang pagkasabi, "The Spirit of the Lord is upon me, anointed me to preach, to heal the brokenhearted, and to upang palayain yung mga nambihag." So ang importante na makita dyan, yung anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. So, ang tinutukoy dyan sa prophecy na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang talata na yan, no, ang talata yan, kinonfirm ng Panginoong Jesucristo sa Luke 4:18. Sabi niya, "Today, this scripture fulfilled." Natupad yung prophecy ni Isaiah 61:1 na "The Spirit of the Lord is upon me." Ngayon, patunayan natin. Gusto kong ipakita sa lumang tipa, sa bagong tipan, yung kaganapan na yan. Sa Malakay muna, dagdag sa understanding na makikita natin kay Malakay. No? Na, ang sabi dyan sa Malakay, ang messenger dyan, si John the Baptist. Pansinin ninyo yung word na mahalaga. "The Lord shall suddenly come to his temple." Agad, no? Suddenly come to his temple. Ngayon, kung si Jesus Christ yan, walang record in the Bible na tumutupad sa hula, sa prophecy ni Malakias. 3:1, na "The Lord shall suddenly come to his temple." Wala. Ngayon, saan ang katuparan dyan? Sa Juan 1:32. Yung Lord na binanggit na suddenly come to his temple sa panahon ni Juan, "I saw the Spirit of God descending and abiding in him." So, okay. The spirit descending and abode in him. Kay Malakay, Lord, ang Lord, kung titingnan niyo diyan, self-existence one. No? Sa self-existence one. So, yung temple na binabanggit diyan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Siya yung templo, o sa madaling sabi, ang Diyos ay nanahan sa kanya. Mamaya pag round 2, ipapaliwanag ko, dagdagan ko yan. Para mapulido na, maipapakita ko na ang Ama nasa anak, hindi yung Ama ang anak. Hindi din yung anak ang Ama, kundi ang Diyos nandoon sa anak. Magkaiba po yung siya ang Ama, siya ang anak, anak, Ama. Hindi. Ang Biblia nagsabi na ang Espiritu o ang Ama, o dagdagan ko na, wala pa akong time. Ang sabi ni Kristo sa John 8:29, "Ang nagsugo sa akin ay suma sa akin." So kay Malakay, Lord, pagdating kay Juan, Spirito, kinlaro ni Kristo yan. Na yung tumahan sa kanya, yung Ama. So, nasaan ang Ama? Nasa kanya. Hindi siya yung Ama, kundi yung Ama nandoon sa kanya. Yan yung John 10:30. "Ako at ang Ama ay isa."
R ang ginamit. My father, ano yun? My father, and I, R1, yun ginamit, no? I and my father, R1. Dapat, kung ang kung isa lang yung entity niyo. Sir Moderator, time na kanina pa. Ayan, ito, nanay-nawit lang sa akin. Ayan, tapos na. Sige, okay na, kaya. Sige, time na para mag-course exam. So, may oras ako. 9:09 ngayon, matatapos ka ng 9:19. Okay, salamat. Ano ba yan? Susunod ako na maglalatag, ano? Hindi, cross-exam. Tatanungin mo siya sa latag niya. Cross-exam. Ilang minuto? 10 minutes. 5 minutes. Okay, so yung nilatag mo si Maya... 10 minutes yung tanong, ha? Matagal na. Oo, okay, pwede mo namang gawin kung gusto mo, ay, ano, igawin na si 5. So, 5 lang. Pwede naman, ang sinasabi mo, yung Panginoong Jesus ay binanggit kanina na pinagkalooban ng buhay si Kristo ng Diyos, sabi mo. At si Kristo ay siyang templo ng Diyos, sabi mo. Sa Malaki 3:1 sabi mo, yung Diyos mismo papasok doon sa templo. At yung templo ay si Jesus Christ, sabi mo, di ba? Yes, yes. So ngayon, kung yung, yes, yes. Yung sinabi niya, no? Yung Diyos ay po, sa Malaki 3:1, yung Diyos dumating sa templo, pumasok daw kay Kristo. So ngayon, pagpasok ng Diyos kay Kristo, sinabi sa, sino ngayon ang magiging templo naman ng mga tao? Kung templo natin si Kristo, sabi, si Kristo nung tao, kapag ka pumasok sila doon sa templo. Tinanggap nilang templo nila si Kristo. Ikaw, Alabel, magdagalatag ka na, Alabel, excuse. Pumasok sa tao. Ano ba tanong ka? Sige, tanong. Sabi niya kasi, pumasok si ang Diyos sa templo, okay, niya, si Kristo. Ngayon, sino ngayon yung templo naman ng tao? Sino raw yung templo? Yung tao na. Ang tanong niya, naman. Templo ng tao. So, unawain ko na lang. O, unawain ko na lang yung tanong niya. So, kung ang ama ay nananahan sa anak, kung ang ama ay nananahan sa anak, yung templo ng believer ay yung father and son. Patunayan ko. Hindi, okay na 'yon. So sa yung, okay na 'yung sagot mo. Kung ang templo ng believer ay father and son, so lalabas dalawa 'yung templo, isang father and son. Tama ba? Hindi dalawang templo, ang templo ng Father and Son, yung believer. Hindi, sabi mo nga, itatanggapin ng believer, templo ng Inabot Father and Son. Inabot ko yung tanong mo eh. O kaya nga, di ba? Hindi, ang templo ng Ama, ang templo ng Ama, si Jesus. Nanahan si Kristo. Okay, yung templo ng si mga sasunod ni Kristo, ilan yung templo nila? Ang templo, ang tahanan, ang ama-anak tumatahan sa believer. Yeah. Sa believer. Talataan ko. Tumataan sila sa believer. Dalawa. Yun yung Emmanuel. Ama't anak. Dalawa. Believer. Yun yung espiritu ng Ama at espiritu ni Kristo, yun yung John 10:30, I and my Father are one. So, yung Father and Son nag-become one, ang purpose ay to dwell the believer. John 14:23. Ang sino mang ubinig sa akin ay ibigin ng aking ama at kami magpapahayag sa kanya. Ito yung mahalagang word na binanggit ni Kristo. At kami, yung kami, ama, anak, no? At kami, pasa sa kanya at siya'y gawin naming aming tahanan. So ang templo ng Father and Son is none other than
the believer, yun, doon sila tumahan. So, nung sinabi ni Kristo, nagibain mo ang templong ito at itatayo ko sa tatlong araw. Sabi niya. O, yung pabinuhay na templo, dalawa. Pa, sagutin ko, no? Sagutin ko. Last 1 minute. So, sinabi ni Kristo, 10 minutes ba, 5? Last 5 minutes. Ikaw bahala na, moderator, no? Yung sinabi ni Jesus Christ na ibain yung templong ito, pangatlong araw ay tatayo ko. Dalawa sila, matay. Ang bumuhay sa kanya, Ama, patunayan ko. Pero ang nagsasalita nun, si Kristo. Ito yung hiwaga ng salita ng Bible, no? Ang sinabi ni Kristo sa Juan 14:10, ang mga salita na sinasalita ko sa inyo ay hindi ko sinasalita taga ng aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ang siyang gumawa ng mga gawa. So si Kristo, mayroon siyang dual utterance. Yung pananalita na yun, alam naman natin na si Kristo ang bumuhay sa kanya, ang bumuhay sa kanya yung Ama. Alam natin ng marami yan. Ngayon, kung si Kristo ang bumuhay sa kanyang sarili, lumalabas, ang bumuhay sa sarili niya siya, at binuhay din siya ng Ama. So, hindi accurate. Ganito ang pagiging accurate. Ang bumuhay sa kanya yung Ama, yung salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, ni Kristo, sa Diyos yun. Kaya meron siyang dual. Sabi niya, ang mga salita na sinasalita ko sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ang siyang gumawa ng mga gawa. So yun ang sagot ko doon sa tanong mo. Okay na. 5 minutes na. Sige. Tapos na. So sabi rin sa ano. Siya naman. Sabi rito, hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Mr. Director, pakiano, mag-start na ba siya sa 10? Sabi, no? Hindi pa, 3 minutes pa eh. Hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Hindi. Mang Ben, wait lang. Mr. Moderator, ano ba yon? Yung mag-present na siya? O bahagi na yun? Mag-present lang. Present lang, 5 minutes lang naman ang araw. 51 pa lang. Oh. Ilang minuto pa ang chrono dyan? Sabi niyo 5 minutes lang. Sabi niyo na, 10 minutes daw. Oo. 10 minutes. Hindi, 5 na lang daw. Hindi, meron ko pang 4 minutes. Okay. Saan nakasulat na ang templo ng Diyos na tatahan sa tao'y ama't anak? Ito yung binanggit ko kanina, no? Talata, ilabas. John 14:23. Hindi, basahin mo. Saan nakasulat yung templo ng Diyos? Binanggit ko na kanina. Dalawa. Saan nalagay? Hindi, isa lang. Ang templo, pag templo sinabi mo ama, templo, hindi yung building nga, baka pag iniisip. Hindi, spiritual kasi. Ang templo ng ama-anak. Kaya nga. So, ang templo ng ama-anak ay ang sabi kasi sa 2 Corinthians 6:16, sapagkat tayo hey, magtanong ka lang kasi panahon ka pagtanong, nagpapaliwanag ka, Mr. Moderator. Mananahan ako sa kanila. Ano lang tanong? Kanila at ay magiging kanila. Ang tanong niya, Mr. Moderator. Sige lang. Ano daw ang talata? Yung tanong ko, ang tatanggapin na templo ng tao ay ama't anak nga, sabi ko. Asan yon? Yan na nga ang talata ko, John 14:23. Ang sabi ni Kristo, ang umiibig sa akin ay tumutupad. So, believer yan, no? Umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking wala Ama. Wala namang word na templo dyan. Meron ba? Hindi. Ito yung word. Kami magpapahayag sa kanya. At siya'y gawin naming aming tahanan. So, nasaan ang Father and Son? Nandoon sa believer.
Ilan ba dapat ang templong banal sa Panginoon? Sa, kung ang tinatanong mo, kung ang direct na tanong mo na Panginoon, ilan ang templo ilan ng Diyos Ama? Ilan dapat na templo ng Panginoon, ilan? Na ano sa tao, papakilala. Kaya nga, kiniklaro ko yung tanong mo eh. Kinaklaro ko kasi Panginoon din si Kristo, no? Kinaklaro ko, yung tinutukoy mo na ilan ang Panginoon, ng Panginoon means si Ama, si Kristo. Siya yung templo. Anong sinabi sa, ang sinabi ng Hebrew 9, no? Christ is the perfect tabernacle of God. Sige, time na. Siya yung perfectong so, tabernacle. Okay. Time na. Oh. Next. Ah, sige. Ako naman ang maglalatag. Dalawa pala yung templo na yun. Ano? So, latag muna ako. Kamaya na yung ano. Mga rebuttal. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko sa Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating Panginoon na siya lamang karapat dapat tumanggap ng papuri, paggalat, pagdakila at pagsamba na nakasulat sa Revelation. No? Kailangan tumanggap ay kordero lamang. So, sa Genesis 1:1-3 kasi, sinabi doon, bago langin ng Diyos. Kung papansinin po nyo, ng Diyos. Wala tatlo pa, wala itong hugis. Espiritu ng Diyos. Ng Diyos, ibig sabihin, Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Genesis 1:1 din. Hindi yun umiwalay sa kanya. Ang nasa ibabo ng tubig na siyang darating nga sa mga bansa sa hinaharap. Ngayon, Genesis 1:3, sinalita ng Diyos. So, kung yung Espiritu ng Diyos ay iisa at hindi hiwalay sa kanya, sinalita ng Diyos, yung ng Diyos doon, hindi rin hiwalay doon sa nagsalita. Sa Genesis 1:1, ano? So, ang sinabi ng Diyos doon ay, let there be light. Ngayon, makikita niyo yun sa 2 Corinthians 4:6, no? Kung titingnan niyo yung mga Biblia niyo, makikita niyo yun sa 2 Corinthians 4:6, na ang reference ng Biblia niyo ay nasa Genesis 1:3. Sinasabi nga doon, sabi sa 2 Corinthians 4:6 ay sapagkat ang Diyos na din na nagsabi, for God commanded light to shine in darkness. Sabi nga noon, sapagkat ang Diyos na nagsabi, mula sa kadimlaan ay sisilang ang liwanag. Oh. Ay siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nanahahayag sa mukha ni Hesukristo. So, yung mukha pala ng Diyos, mahahayag kay Jesus kasi, eh sabi niya nga, magkakatawan tao siya. Yun ang ibig sabihin nung sa pasimula ay ang berbo. Kaya nga sinabi, ng pasimula ay salita. Eh, ano ba yung nasalita ng Diyos nung pasimula? Yun yung let there be light. No? Kaya nga, kung babasahin natin yan mga kapatid sa John 1:4-10, kung pagbinasa nyo kasi rito, nang pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, kasama at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin ng kasama, hindi yun yung face-to-face na kausap niya kasi siya lang nagsalita doon eh, nagsalita ka lang, naging tao na, hindi ganun, no? Ang ibig sabihin nung nagsalita siya na yun, nangako. Nangako siya sa future, gaganapin niya yung pagiging tao. Kaya nga sabi sa 1 Peter 1:20, nasa isipan na ng Diyos si Kristo at inihayag sa huling araw. It is a plan. Planado yan. No? So sa John 1, sabi ron, sa pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos yung salita, yung pangako niya. Sa salita ay Diyos. Natural. Isa na nga kong Diyos. Kaya nga puro ng Diyos yun. Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos, tagulalangin ng Diyos. So, isa lang yun, hindi yun dumami. No? So, as, pakipatay lang yung aso, pakiadobo. So, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sabi, no? Sa pamamagitan niya, nung daw Diyos na yun, yung niya, yung berbo, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha
nang hindi sa pamamagitan niya. Eh wala naman palang malalalang kung wala yung berbo. Ano? Eh kasi nga ang sabi, eh lahat ng bagay. Eh ibig sabihin, all things. Ano? Kaya nang sinabi lahat eh. Wala rin malalalang kung wala siya. Eh ngayon, tatlo ba sila lumalang? Natural, hindi. No. Ngayon, yung gusto ko tutukan sa inyo, yung salita. Pag sinabi salita, ano ba yung laman nun? Ano yung laman nun nung pasimula? O, eto yung sinabi ni John. Pinatunayan yan ni John na yung tinutukoy nilang let there be light ay ilaw. O, kaya sabi sa verse 4 ng John 1:4, mula sa kanya ang buhay. O, source of life na si Kristo, ano? At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. At hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos sa tao nagngangalawan na pa rito upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, hindi ito si Juan, kundi na pa rin sa magpatotoo tungkol sa ilaw. Yung tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao, dumarating sa sanlibutan. So, nasa sanlibutan ng salita, yung ilaw, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala nung sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya natinanggap ng kanyang mga kababayan. So, tad-tad ng ilaw yon, ano? So, kaya nga yun yung sinasabi sa Revelation, sa Genesis 1:3, na ilaw, let there be light. Ano naman talaga ng verbo na yan, yung light. Hindi mo naman sasabihin yan na ilaw yan ng, ano, Arabon at Bilawin. Sabagay sa Genesis 1:16 lang nga, yung ika-fourth day na, mga kapatid, ano? So, yung Genesis 1:1-5 na yan, yan ay prophecy na gaganapin ng Diyos na isang prophecy rin nung ikapitong araw. Kaya yung isimulang pinrophecy ng Diyos sa Genesis 1:1 at ikapitong araw, prophecy yan. Natapahin niya yung Diyos. Sinabi ng Diyos yan kasi sa Hebrew 4, nagpahinga yung Diyos kasi natira siya ng isang araw para sa mga hinirang niya. So, both yan, yung beginning at yung ending ng creation, is a prophecy. Ano? So, kaya yan yung magaganap. Kaya nga dun sa, at sinabi dun sa 10, nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, hindi siya nakilala sa sanlibutan. Hindi siya talaga nakilala ng mga tao kung sino siya. Eh, kung tao yan, kadali naman, oh, Kristo lang yan eh, di ba? Ganun lang yun eh. Pero hindi, malalim ang meaning, ano? Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa kanya, ay pinagkalooban niya. John 1:12, nang karapatang maging anak ng Diyos. Eh, sino naman si Kristo para magbigay sa atin ng karapatang maging anak ng Diyos? Eh, Diyos na nagbibigay ng karapatan natural sa mga anak niya na maging anak ng Diyos. Eh, kung tao si Kristo, tapos bilang karapatan, hoy, may tatay ka pa, no? Eh, bakit dyan kami sa'yo pupunta? Hindi natural sa Diyos na. Kasi yung Diyos lang nagbibigay ng karapatan maging anak kami ng Diyos. Magre-reklamo ka pa. O, di ba? Eh, ba't si Kristo magbibigay ng karapatan maging anak tayo ng Diyos? Sapagkat siya yung Diyos, yan yung dumating. Kaya sinabi dyan, ang salita ay Diyos. At sa 14, naging tao ang salita. So, malino na malino yun, no? Pag sinabi yung salita ay Diyos, at isa lang naman ang Diyos, at ang Diyos ay, at ang salita ay naging tao, yung salita ay Diyos, so ang Diyos naging tao. A is equal to B, B is equal to C, ganun lang yun, eh. Ang salita ay Diyos, naging tao salita. O, eh, Diyos daw yung salita, di Diyos yung naging tao. O, di ba? Ang sinabi ni Kristo sa John 10:30, ako at ang may isa. Yung ama pinantay niya roon, pinantayan niya, hindi yun, kung sinong ama lang yun. Ang pinantayan niya doon, yung Diyos mismo. Kaya nga sinabi niya roon, ako at ang Diyos ay isa. Kasi yung amang tinumbok niya roon, yung pinantayan niya, Diyos yun. O. Kaya nga siya binabato sa John 10:33. O. Kaya dumating siya sa sarili bayan, sa Israelita. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa aklat, Deuteronomy 6:4, isang Panginoon lang, ang Diyos ng Israel. Kung tapos sasabihin nyo, gagawin pang Panginoon si Kristo, at isira na yung Biblia kasi dalawa na Panginoon. O di basag-basag ng Biblia na tayo may isang Diyos at isang Panginoon. O, Deuteronomy 10:17, Lord of Lords. O, ngayon, yung Diyos sa pasimula na nagsalitang siya, Lord of Lords, dapat tangi-tangi ng Diyos niyo hanggang New Testament. Oh, di ba? Eh, bakit nawala? Oh, sino ang Lord of Lords sa New Testament? Hindi ba't si Kristo? Revelation 19:16?
Hari ng mga Diyos ng mga Diyos, hari ng mga Panginoon ng mga Panginoon, Lord of Lords. Revelation 17:14, didigmain niyo ang kordero pero hindi kayo mananalo. Sapagkat si hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, He is the Lord of Lords. O, 1 Timothy 6:14 to 16. Di ba? Si Kristo rin yung hindi matitikang nananahan sa liwanag. Kasi siya iyahayag noong King of Kings and the Lord of Lords na siyang hindi matitikang nananahan sa liwanag. Walang kamatayan. Correct. Pinatay si Kristo pero binuhay niya sarili. Kamatayan. I conclude mo natin. Oo. Sige. Salamat. Pero tumulog na ba yung alarm ko? Oh, ganun ba? Oh, sige. Salamat. Hindi ko pa may 15 seconds pala ako eh. Patunogin mo alam mo para sigurado. Oo nga, 10 seconds pa. O yan, 9, 8, 7. Pero question okay na question. Putol. Putol. Pero okay lang. Last 3 okay seconds to 1-0. O yan. Okay na. Ikaw naman okay. Si Maya. Tanong ka. Start na. Pwede, pwede. Sige. Ang tanong ko ay regarding doon sa unang sitas na ginamit mo. Ayan, tawag na. At maganda siguro, babasahin natin, no? Hmm. Babasahin ko ang ginambit niya. So, dito ko didiinan sa verse 3, no? At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Tanong, sino yung Diyos dito? Adi, yung nasa Genesis 1:1. Sabi niya, sino yung Diyos, pero dito? Sa amin, si Kristo na yan. Okay, sino yung liwanag na nilikha ng Diyos? Oh, they let there be light. Eh, yun yung light na pinatotohanan ni Juan Bautista. Binabinasa ko na ilaw. Na dumating sino yung ilaw, din yung nakilala. Ang liwanag na yung tinutukoy dito yung sa 1-3 niya na magkakatawang tao siya. That is a promise. Sino? Nalabas yung pagiging sino naman niya. Ni Kristo, yun ang Diyos sa Genesis. Mr. Moderator, maliwanag ang ano ko, categorically question, sino? Huwag mo ubusin yung time ko, marami ako tatanong sa'yo. Eh, bakit yun nga ang sagot ko? Eh. Sino? Sinay ko na nga sa'yo, si Kristo yung nagsalaman at si Kristo rin okay naman ang Genesis. SMS, post natin yung time ha. Ang tanong mo kasi yung sino, pero wala ka namang binigay na options. Bigyan mo siya ng options para pipili siya doon. Papatunayan ko yan. Si sige. Continue. Okay. Ay bahagi ng creation of God, tama? Oo, si Kristo okay darating na liwanag okay na. Ng sanlibutan, nakatulad niya. Confirm lang kita, okay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Pangatlong ano tanong ko, nabanggit mo dito sa John 1:1, yung beginning, simula. Tama? Ano tanong? Confirm ko, tama ba yun na rinig ko? Na gumamit ka ng John 1:1 at ginamit mo yung salitang simula. Tama po? Maandar yung oras ko. Relax, ko lang. Hello? Dalagay. Ang bin, narinig mo po? Okay, ano, kapu ka na lang yan, saka ano, kaldereta. Sige, ano, stop the clock. Si Maya. Okay, confirm ko lang sa latag mo kanina, gumamit ka ng 1-1-1 at binanggit mo yung beginning o simula. Tama po ba? Tama. Anong pasimula? Tama po. Binanggit ko nga, anong pasimula? Okay, at tanong ito ang tanong. Sa salatang beginning, sa salitang yung salita may beginning, may pasimula siya. Saan siya nagsimula? Ayun na sa Genesis 1, nang pasimula ay bago lalangin ng Diyos yun. Saan siya nagsimula? Saan siya nagsimula? Sa creation ng earth. Sa creation ng lahat ng bagay, all things, siya doon siya nagpasimula. Saan siya galing itong salita? Doon sa Diyos na nagsalita. Sinabi nga niya na
Sinalita ng Diyos, di naman niyan humiwalay. Salita so, itong salita galing sa Diyos, hindi yung salita yung Diyos. Galing sa Diyos yung salita. Pangako niya yan na siya ay magkakatawan tao. Pinatunayan ng 2 Corinthians 4:6. Ang tanong ko, oh. Ang sabi ko kanina, nasaan galing ang salita? Saan nang galing pangako ang salita? Pangako nung nasa Genesis 1. Ang tanong ko kung saan galing, hindi ko tinatanong sa iyo yung pangako. Hindi ko tinatanong sa iyo yung pangako. Ang tinatanong ko, saan galing yung salita? Sabi mo sa Diyos. Doon sa Diyos na nagsalita. Hindi naman yung galing sa Diyos. Hindi naman yung salita sa kanya. Siya nga nagsalita. Alam naman, iba yan. Sagutin mo muna nang direkto. No? Si Chris. Sa Diyos siya si galing. Nga yung so, sa Genesis 1, yung salita, 1 sa amin. 1, 2, 1, 3. Oh. Yan ang patri. Okay, sige. May binanggit ka sa John 10:30, no? Mayroon lang akong na-upload. Okay na po. Nasa panahon ako ng pagtatanong. Kasi kinaano ko yung oras. Ano? Bakit sa John 10:30 na ang ginamit are, hindi is? Dahil ang paliwanag mo na yung Diyos at saka salita siya lang din yun. Pagdating sa John 10:30, bakit are ang ginamit, hindi is? Kasi... Bakit? Kaya ginamit dyan ni R, kasi ang R tumutukoy din sa singular. Kaya pag sinabi mo sa girlfriend mo, you are beautiful. Hindi naman sinasabing you is beautiful eh. Huh? Nakuha mo na. Kaya nga yung ginamit dyan. Ako't amay iisa. So bakit hindi? Alam naman, you is beautiful gamitin mo. Nakuha mo na. Yung R ginagamit ni singular yan. Kaya nga you are beautiful. Di ba? Sabi mo sa girlfriend mo. Sabi mo sa asawa mo, you are awesome. Ganyan. Okay. Yeah. Dito tayo sa pinaka-main topic natin, pinaka-main na verse, no? Ano pa? Sa John 5:26. Kung paano ang ama ay may buhay, yung ama ay may pinagkalooban. Dito ako sa salitang pinagkalooban. Kung ang anak ay hindi pinagkalooban, magkaroon ba siya ng buhay? Sa aral namin, yung Diyos yung nagkatawang tao. Kaya maliwanag. Buhay niya din yan. Categorical question. Ang sabi ng Bible, kung paano ang ama ay may buhay, ay pinagkalooban niya ako ng may buhay. Sa salitang pinagkalooban, kung anak ay hindi pinagkalooban ng buhay, magkaroon ba siya ng buhay? Hindi magkakaroon ng buhay yan pag hindi pinagkalooban ng buhay. So wala siyang buhay. Saan ang galing ang buhay ng anak? Sa kanya kasi magiging tao siya. Alaga naman hindi niya bigyan ng buhay yung katawang tao niya. Di patay yan. Diba? So hiwalay ang ama at anak? Eh hindi. Kasi kung naging tao, ang ama... Ako magtatanong. So... Alam ka naman, buhay mo sa sarili ko, walang buhay, di ba? Sige nga, huwag mo ubusin yung oras ko. Ang sinabi mo kanina, na kung hindi pinagkalooban ang anak ng buhay, wala siyang buhay. Wala siyang buhay, no? Agree ka nun. Kinonfirm ko sa pangalawang pagkakataon. Ang sabi mo kanina, i-confirm mo. Tinatanong kita, i-confirm mo na ang sagot mo, kung hindi pinagkalooban ng buhay yung anak, wala siyang buhay. Tama ba yung sagot mo na walang buhay ang anak? Hello? Di ba ako narinig? Test mic. Paki-confirm kung okay pa ba ako? Bumami na siya kanina, so diyan ko siya bubuwiltahan pagbalik niya. So paki-time the clock, Mr. Moderator. Mukhang napangan. Malis eh. Sige, naka-stop yung clock.
mga pulsa ko nito, ang ingay ng mga aso eh. Nag-mute ako, nag-mute. Okay, so binabago. Ito po tayo sa isang maginong talakayan sa Bible sharing. At ang pagsapong ating tinatalakay ngayong gabi ay patutunayan na ang ama ay hiwalay sa anak. Ayan. Teka, sa mga viewers, pakibanggit nga po sila para siya yung mga pangalan nila. Andito po ako sa loob ng mga nagbisate. Siya nga po pala, dahil lockdown, meron kayong sa mga viewers natin, meron tayong giveaway. Si Kaya Dulos ay magkakalag ng tigisang gas stove. May tanke na, may spa. Puntahan nyo lang po sa kanilang lugar. Salamat. Ang layo. Subik na lang. Lockdown. Video sa pamagitan po ni Russia, kami po ay nagagalak na maglilingkuran kayo sa pamagitan po ng debate ng dalawang panig, si Maya Bro at saka ni Mang Ben sa grupo po ng Patripassionism. Noon ang kanilang aral ay si Kristo, siya din yung ama. Ngayon patutunayan ng grupo ng End Time na ang ama o ang anak ay maghiwalay in different entity. So yan po ang atin pong ipaglilingkod sa gabi pong ito. Sana po ay aantabayan na ninyo dahil po nawala po ang signal ng atin pong katunggali. Sana po ay kung pagtiisan nyo. Kung medyo na injury yata si Kevin, inintay pa natin sa kung ano ang passion ng referee sapagkat na umalis na walang pala. So, hala na ang ating moderator niyan, magpasya kung sino ang nagwagi. Ilang 10 minuto ay nakabalik. Cancel na po yung, ano, yung... Ayan, pumasok na ulit. Ayan na, bumalik na. Ayan. Ba't nawala? Mabin, Lalaben. Can you hear me? Ba't nawala bigla? Yes, we hear you. We hear you. Okay. Loud and clear. Ba't nawala bigla? Okay lang yan, baka yung signal nyo may problema. May isang minuto pa si Kashem para magtanong sa inyo pagkatapos revital na. Sige. Sige, pasok Kashem. 1 minute, last 1 minute. Sige. Okay, inaamin mo kanina, ayon sa sagot mo, kumbaga parang refresh lang to, no? Tinanong kita kanina na kung ang anak ay hindi pinagkaluuban ng buhay. Siya rin yung nagbigay ng buhay niya kasi naging tao siya. Huwag mo muna akong ano, nasa, huwag mo ubusin yung oras ko. Huwag mo ubusin yung oras ko. Kaya binigay niya ng buhay yun. Nalang naman pa tayo. Ganun lang yun. Dahil alam yung sagot, wala pang tanong. Nag-ara pa lang siya, nag-premise pa lang. Oo. Ang sagot mo kanina, gusto kong i-reconfirm mo yung sagot mo kanina na nung tinanong kita na kung ang anak ay hindi pinagkalooban ng buhay, may buhay ba siya? Ang sabi mo, wala. Tama po ba? Alam mo na may aral ng patri, di ba? Tama so, po ba yung sagot nyo? Kung patri. Tama na, kung tama. Kaya, ay, sagot tama lang kasi nga. Tama ba? Tama. Sabi ko nga siya, tama. Okay. Si Kristo. Kung tama yun, huwag mo po din. Please. Okay na yun. Sapat na to. Tama sagot to. Dito pa, paluwag ko pa. Oo, paluwag pa kasi 1 minute na lang. Ngayon, kung ang ama, yun din ang anak na pinagmula ng buhay. Eh bakit wala siyang buhay kung siya na yung pinagmumula ng buhay? Oh, eh di ba si Kristo sabi nga Acts 3:15, pinatay niyo, pinagmumula ng buhay. Acts 7:52, pinatay si Joshua. Ang tanong ko, 2:8, tanong ko, wait lang. Kung nakilala niyo siya, di siya pinatay. Oh, di ba? Ang tanong ko, wait lang. Oh. Ang tanong ko, ang sabi mo kanina, ang sabi mo kanina, wala siyang buhay dahil hindi siya pinagkalooban. Close na tayo doon sa sagot mo. Okay na ako doon. Ngayon, ang follow-up ko, kung siya yung may buhay, no? Kung siya yung may buhay, no? Kung siya yung may buhay, eh dapat may buhay siya kahit hiwalay siya doon sa ama. Last question. May buhay naman na nga. Nung naging, ang ganito lang yun pag siya bibigyan ng buhay, siya rin naman yung naging tao. So, kailangan gumalaw siya doon sa tiyan ni Maria. Kailangan naman patay yun. Nakukuha mo ba? Kaya ginagamit ka ng talinhaga, pero hindi mo naintindihan. Kaya nga yung pagiging laman, siya rin yun.
Kaya pinalabas na nagbigay ng buhay doon eh, kasi siya yung ama na naging tao. Ako ba? Oh. Oh, yun ang sagot doon. Alam naman gagawa ka, sarili mo, bubuhay mo, tapos patay. O, edi nakunan lang si Maria. Oh, ganun lang yun. So, ano nang pasunod, Jubin? Rebuttal so, na 5 minutes. Okay. So, 5 minutes rebuttal? 5 minutes. 10 minutes. 5 minutes rebuttal. Oh, 5 minutes. 5 minutes lang, 5 minutes. No, 5 minutes rebuttal daw. So, mapapansin natin ang sagot. 5 minutes na 5 minutes. Ang paliwanag ng atin pong katunggali na ang bagong tipan ay katuparan. Katuparan. Pag sinabing katuparan, wala nang drama yan. Ibig sabihin ng katuparan, ano yan? Speaks given na evidence ng mula sa prophecy na tupad. Katuparan na nga eh. Pero mapapansin po natin ang sagot po ng ating kapatid, walang buhay. So how come na siya din yun eh nung hindi pinagkalooban ng buhay, wala siyang buhay. Napansin mo? Huh? So, kung siya na yun, may buhay siya. Pero ang sagot ng atin pong katunggali, nung hindi siya pinagkalooban ng buhay, wala siyang buhay. So mapapansin, mayroong discrepancy yung kanyang pagpapaliwanag, yung kanyang aral. Kasi kahit maghiwalay yan, kasi siya pa rin yun, may buhay pa rin. Pero inamin niya na nung hindi pinagkalooban ng buhay, walang buhay. Ayun. So malinaw, ulitin ko. Pag sinabing katuparan, ipapakita niya na siya yun, na may katuparan. Nang hula, wala nang halong drama dyan kasi katuparan na nga na siya ngayon. Nung sinabi ni Kristo, na kung paano ang ama ay may buhay, pinagkalooban din. Dito, sa talatang ito, makikita natin, maunawaan natin, na ang ama ay hiwalay sa anak. Dahil, bakit, bakit? Nung siya ay hindi pinagkalooban ng buhay, walang buhay ayon sa atin pong katunggali. Hindi po niya na konkreto ang kanyang pananalig na kahit hiwalay, kasi siya din yon dapat hindi mahiwalay ang buhay. Yun ang punto di vista ko. Kahit na siya kalagayang tao siya, dahil katuparan eh. Katuparan ng hula, na ang katuparan ng ama na hindi nakikita, siya. Siya ang katuparan sa Diyos na hindi nakikita sa panahon ni Moses. Eh bakit magdadrama pa yung anak? Na ang anak, meron siya kinikilalang Diyos. Aking ama, na iyong ama. Aking Diyos na iyong Diyos. Kung katuparan ang pinag-usapan, hindi na sasabihin ng anak ang ganong pananalita, except nagdadrama siya. Katuparan ang pinag-usapan natin, hindi na po pwede na magbigay pa siya ng ibang dimension ng kaisipan para guluhin ang kaisipan ng mananampalataya. Katuparan na tayo. New Testament. Eh, malinaw, o magbasa ako ng isang talata. Magbasa ako ng isang talata. Saan na ba yun? Sige, saglit lang ah. Bigla na lungkot. Nawala po pala. Hindi, magbabasa ako. Gusto kong basahin para maging malinaw. No? O, papaliwanag ko mamaya, paliwanag ko. Sige. O, bawal yan ganyan ha. Ayan yan ba? Ang sinasabi ko sa iyo. Pag oras ko, huwag mong ano, singitan. Eh, babasa ka pa eh. Okay, okay lang. Sige lang. Magbait naman ako, hindi naman ako. Pamatay lang lang. Sa 1:6:37, tingnan natin dito ah. Sige. Okay. Sa 1:6:37, i-chat down mo. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, John 6:37, yung manifest. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko tataboy. Yung manifest, nawala ako doon. Hindi ko na-jot down yung ano. Anyway, meron pa akong ano, no? Kung hindi ko makita.
nawala ako doon sa talata ko na ang pagkasabi, ikot ko na lang. Ang ama ang nagpatutuo. Ang ama din ay nagpapatuto sa anak. Okay. Dito na lang ako sa isang talata. John 7, Matthew 17 na lang. Kalimutan ko yun dyan. Alam ko, John 30, 6:37 yun eh. Pinost ko pa sa GC kanina nila nung sila ay mag-sharing ni Jomong at saka ni, ano, ano yung sa akin. John 6:37? Lalapit sa akin. John 37, yung the Father testified me. So, anyway, hindi ko na, ano, no, dito na lang ako magtanong sa John 17 pa. Sa, ano, papakita ko John 17:5. 7. Oh, samantalang nagsasalita pa siya, sino yung nagsasalita pa siya, no? Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na ulap na hindi ito yung nagsalita, yung ama. Oh, ito na nga. No. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na ulap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig, tama na to. At narito ang isang tinig mula sa alapap na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinaluglugdan, siya ang inyong pakinggan. So makikita natin dito na yung anak may nagsalita, hiwala yung salita doon sa anak. Yun ang pinupoint ko. Yung salita na narinig nila, hiwalay doon sa anak. Na ang pagkasabi, ito ang sinisinta kong anak, pakinggan ninyo siya. Katuparan na ito. Katuparan na ito na tama yung sinabi ng Bible. John 8:18 yung inaarap mo. Oh, yun ata yung inanap ko, yung manifested yun, nagpapatotoo, testified, no? Mamaya sa second, gamitin ko lang yun mamaya. So, ang gusto kong ipunto dito, na ang ama, hiwalay siya sa anak. Kasi ang ama mismo nag-testify sa anak. No? At ang ama... Ilang minuto ba yung rebata? Ilang minuto ba yung rebata? Ang ama... Last 1 minute. Ito ang sinisinta kong anak, pakinggan ninyo siya. Mi ama, yes, yan, paki-conclude muna yung rebuttal mo. Patapos na yung time. Ayan nga, I conclude that the Father is different from the Son by this context na ang ama ay nagsalita sa nagsalita siya sa kanyang anak na this is my will beloved son whom I will please. Hear ye him. So, sino ang pakikinggan natin? Yung kanyang anak. Sa pamagitan okay na. Ng ama na nagsabi, pakinggan ninyo siya. Nawala ako. Yan na yun. John 8. I-add ko si Ace Matthew, paki-approve mo. Kaya nilos. Okay na. Ano na? Question 18, brother. Question. John 8. 18. Pakiulit, Steve. John 8. 18. Salamat. Yun yung inano ko na kanina. Salamat. Sige, off mic ako. Okay. Okay na ba? Ako na ba magsasalita? Admin ba ako dito? Ako na. Question. Okay. Si Maya, may tanong ako. Mute pala ako. Mute ka. Sige, 9:52, matatapos ka, 10:02, Lolo Ben. Ilan ba yung Diyos na dapat sambahin ng tao, si Maya? Isa lang po. Diyos ba sa iyo si Kristo? Anak ng Diyos at nagkaroon ng katangian ng pagka-Diyos. Diyos ba si Kristo sa iyo? Oo o hindi? Pakisagot lang. Sa sentidong Diyos na katulad ng Ama, hindi. Hindi Diyos ay si Kristo. Okay? So ngayon, kung ang Diyos ay may anak, ano anak niya? Diyos o tao?
Ipinanganak ng Maria, tao. Tao. So, kapag pala ang Diyos may anak, tao. Tandaan nyo lang yung mga nakikinig, ano? So, tinawag din siyang anak ng Diyos. Ano ba talaga sagot? Kaya ano nga. Ano talaga yung sagot mo? Anak ng Diyos. Kapag ka ba, ito lang, sumagot ka. Kapag ka Maria, ba ang tao. Diyos may anak, ano anak niya, Diyos o tao? Mamili ka. Hindi pwede dalawa. Playing safe. Tao. Yeah. Pareha si Adan, tinawag siya ng anak ng Diyos. So, tao lang pala, tao. Okay, tao lang. Okay. So, ngayon, ang tanong ko, yung bang ama na pinantayan ni Kristo, ito yung time ni Timaya eh. Yung bang ama na pinantayan ni Kristo ay hindi Diyos? Yung ama na pinantayan ni Kristo, hindi ba Diyos? Sa John 10:30. Yung ama na pinantayan na, yung ama ang tinatanong mo ha. Yung sinabi niya na, yung ama na yung bang ama doon ay hindi ni Diyos? Sa John 10:30? Diyos, yun. Diyos. Oh. Ang ama ang Diyos. Okay. Ang ama ang kung Diyos. Kung ang ama ang ay Diyos, hindi, anak sa John 10:30, di sinabi ba ni Kristo, ako at ang Diyos ay isa? Dahil sinabi mong ang ama ay Diyos, sinabi niya ba yon na ako at ang Diyos ay isa? Ano ba ang tanong mo eksakto? I-ano mo para madali ko maintindihan? Ang sabi mo kasi, yung ama isahin doon sa John 10:30 ay Diyos. So, nung sinagot mo ako ng opo. Diyos yung ama, pag sinabi natin Diyos yung ama, sinabi ni Kristo na ako at ang Diyos ay isa. Tama, mali? Tama yung talata. Tama. Salamat. Ngayon, pag sinabi ni Kristo na ako at ang Diyos ay isa, niloloko ka ba niya? Pakiulit ang tanong. Kapag sinabi ni Kristo, sinabi mo eh. Di ba tinanong kita, sabi mo yung ama doon, Diyos. Kaya sinabi ni Kristo na ako Apo. At ang Diyos ay isa. Ngayon, nung sabi ni Kristo tama ako at ang Diyos ay isa, nagsisinungaling ba siya? Tama ang talata, ako at ang ama isa, ito paliwanag. Eh, hindi, sinabi mo nga yung ama dyan, Diyos. Diba? Itinatanong mo ako, kailangan ko sumagot. Kaya na, naman, sumagot hindi ka sabutin. Lang ng ano. Talata, sabi ko sa iyo, tama ang talata. Nagsisinungaling ba siya? Di sabihin mo lang, nagsisinungaling yun, ganun. Sabi mo lang, yung, hindi. Oo, yung sinabi niya doon na ako at ang ama isa, tama yun. Oh, eh sinabi mo Diyos yung ama, di sinabi ni Kristong ako at ang Diyos ay isa, di ba? Ay, hindi Diyos ang pinag-usapan dyan na di ako di at ang ama isa. Hindi, sagot mo sa akin. Hindi, ang paliwanag ko dyan, hindi Diyos ang ano dyan na ako at ang ama isa, kundi yung ama nasa kanya, yun yung isa. Ulitin natin tanong, baka gusto mo, ulitin natin. Yung bang pinantayan ni Kristo dyan sa John 10:30 na ama ay Diyos? O hindi? Ang ama dyan sa John 10:30 ay Diyos. Okay. O, di sinabi ni Kristo, kung ang ama dyan ay Diyos, sinabi niyang ako at ang Diyos ay isa. Tama, mali? Hindi Diyos ang pinag-usapan dyan. Ano ba? Ano ba talaga sagot mo? Ikaw hindi nga Diyos ang pinag-usapan dyan. Kung bibigyan mo ako ng pagkataon ng magpapaliwanag, ipapaliwanag ko kung bakit sinabi ko na hindi Mr. Diyos ang pinag-usapan hindi dyan. Hindi ko pinagpapaliwanag yan. Tinatanong ko lang yung sagot niya. Sige. Kaya nga sinasagot din kita ng diretso, hindi Diyos ang pinag-usapan dyan. Hindi Diyos. Okay. Pakinggan nyo lang mga tagapakinig. Ano? Sabi naman sa John 10:30, hindi ka namin binabato. Binabato ka namin kasi nagpapanggap kang Diyos, yun tao ka lang. So, lumalabas, maliwanag, Diyos yun. Ano? Kaya sana, babasahan nyo ulit ng tanong mga ka lang, talata, magtanong ka. Ngayon. Magtanong ka. Magtanong ka. Ngayon. Wala kang karapatan na magpaliwanag, kundi magtanong ka lang. Ngayon. Ito tanong. Sinabi mo kanina, ano pa yung nilatag mo? Hindi ka nag-chat down ako, naka-chat down yung mga sinasabi mo. Kung ang Diyos ay ama na, di ba? Opo, Diyos kasi, ang ama. Sabi mo kasi, binigyan pa ng buhay si Kristo eh, di ba? Opo.
O ngayon, kung ang Diyos ay Ama na, tapos, binigyan niya pa ng buhay yung si Kristo, paulit, na sa amin kasi siya yung Ama. Ano ba talagang tanong mo? Nagpapaliwanag kayo. Magtatanong ka, huwag kang magpaliwanag. Sayang yung oras mo, umaandar eh. Nagpapaliwanag ka, magtanong ka lang eh. Kasi nagbigay ng buhay sa anak. Ingat ka. Sino yung source of life sa Acts? Sino ang nakalagay dyan na nagbibigay ng buhay sa John 1:3? Pag sinabi bang nagbibigay ng buhay, hindi ba siya source of life? Hindi, ang buhay ay binigay din sa kanya, kaya kailangan niyang ibigay din. Ito, babasahin ko ulit, ano? Binasa ko na sa iyo dyan, sa John 17:2. Nasa John 17:2 yan. Kasi, ang eternal life, ng patria, no? Ang buhay na walang hanggan ay ibinigay ng Ama, at itong buhay na walang hanggan din naman ay ipagkakaloob niya. So, hindi siya yung author of life, kundi siya yung recipient. Siya yung prince of life, not the author. Sabi of rito life. Sa John 1, ito, babasahin ko, ha? Sabi sa John 1:4, mula sa kanya ang buhay. So, yun, ano? Teka. Anong tanong mo dyan? Ka, pag sinabing John 1:4, mula sa kanya ang buhay. Pag sinabi bang mula sa kanya ang buhay, hindi siya yung pinagmumula ng buhay? Ang term na ginamit diyan ay mula sa kanya ang buhay. Ngayon, pag sinabing mula sa kanya ang buhay, hindi ba siya ang pinagmumula ng buhay? Ngayon, the life. Test mic. Malinaw ba? Wait lang. Basahin natin ah. Malinaw. Ano sabi? Okay. Pag sinabi mula sa kanya ang buhay. Tignan mo. Hindi mula. Mula ang ginamit dyan. No? Tignan mo sa English. Wala, makinig ka. Tatanong ka lang, ako magsasagot eh. In him was life. Ano sabi? Nasa kanya ang buhay. Yan yung indwelling. Nasa kanya. Yung may-ari ng buhay, nasa kanya. Yan ang revelation dyan. Hindi siya yung may buhay, kundi in him. In him. Makinig ka. Nasa kanya ang buhay. Ang buhay nasa kanya. Nasa kanya ang Diyos. Yung author of life, nasa kanya. Hindi siya yung pinagmumulan ng buhay. Yung buhay, nasa kanya. Ang Ama nasa kanya na siyang source of life. Correct. Hindi siya. Hindi siya yung source of life. Dalawa. Tanong lang. Huwag ka mapaliwanag. Tanong lang. Sa kanya, so na kay Kristo pala yung Ama na mismo. Na kay Kristo na mismo yung Ama. Ganon. Kanina ko pa sinasabi na may nagkaganap ang katuparan ng hula na ang Diyos ay nandoon kay Kristo. Kaya nga sabi mo, yung source of life, na nandoon sa kanya. Kaya sinabi, in him. Kinaklarify ko lang, nakay Kristo na ba yung Ama o wala? Nanahan nga sa kanya eh, ang Ama. Nasa kanya ngayong Ama eh. Ang mga salita na sinasalita ko sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya in him. Kay Kristo yung source of life. Hindi siya yung source of life, kundi nandoon ang source of life sa kanya. Magkaiba yun. Nga, hindi ba, sino ba'y tinutukoy dyan na talata na in him? Sino yan? Yung verbo o yung Ama? Yung in him, yung Ama na nasa kanya. Hindi siya yung him, kundi yung him, yung Ama na nasa kanya, which is the source of life. Naintindihan mo na? So, nasa lumalabas, nasa loob ni Kristo yung Ama.
Tama. Opo, nasa kanya. Ah, nasa kanya na yung Ama. O, opo. Ilan ang espiritu ngayon ni Kristo? Kung nasa kanya Ama, ilan espiritu, yung espiritu nasa niya, loob niya? Sa bilang tao, meron siyang human spirit. Ang espiritu ng Ama, tumahan kay Kristo. Of course, God is the Spirit, nagbikamuhan sa espiritu ni Kristo para ito ay tatahan sa believer. Hindi yung glorified body ang tumahan sa atin. Hindi din yung Diyos mismo na in the seventh dimension tumahan sa believer, kundi yung espiritu. Kaya ang sabi ng Bible, kung walang espiritu ni Kristo, ay tayo ay hindi kay Kristo. Espiritu oh, yun. Kaya ganun? Kay Kristo lang pala. Kay Kristo lang sa talata mo. Oh, kasi ang Diyos nandun kay Kristo. Kailangan mo intindihan mo yan. Ang Diyos nandun kay Kristo. Sabi mo, kung ang Espiritu ni Kristo wala sa'yo, wala kayo kay Kristo. O bakit? Ilan ba yung sinasabi mo ngayon? Tinatanong mo ako kanina kung ilan ang Espiritu ni Kristo. Kaya nga, sumagot ka. Sabi ko, isa. O, sabi mo. Huwag kang mag-rebuttal. Huwag kang rebuttal. Mr. Moderator, ang gagawin niya yung tanong. Nakikipag-rebut ito. Sabi niya kanina. Last question mo na yan, Lolobel, last question. Oh, ngayon, isa na. Lolobel, pagbutihan mo na yan, last question mo na yan. Oh. So, kung sinabi mo, kung wala sa inyo ang Espiritu ng Kristo, ay wala kayo kay Kristo. Oh, ngayon, ilan yon? Isa o dalawa? Yung Spirit ng Father and Son, yung Espiritu ng Ama, nandun kay Kristo. Kaya mayroong becoming one yan. Kaganin ako pa pinipresent sa iyo yung becoming one. Pinapakita ko na ang Ama... Alam ko ba i-separate mo sa debate? Ngayon, ginagawa mo isa na. Diba, I and my Father are one? Pag sinabi na I and my Father are one... Dapat niya, iniiwalay mo eh. Nagtatanong ka lang eh. No, wag kang Kasi karapatan kong sumagot, ang karapatan mo lang ay magtanong. Ano ba talaga? Stand mo, pinag-iisa o pinag-iwalay? Pinag-iwalay mo o pinagdidikit mo? Becoming one nga eh. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kung sinabi mong becoming one, pinag-iwalay mo o pinagsasama mo? One nga. Yung Spirit ng Father and Son are one. Pinag-iwalay mo o pinagsasama mo? Sagot. One nga. Becoming one. Pinagsasama nga, eh. So, panalo na ako kasi... Ang ating topic, pag-iwalayin mo. Ngayon, pinag-iisa. Declare sa kanya. Okay, so, magsasalita ka. Ako na. Lalabel, mag-rebuttal ka na. Rebuttal na, no? Okay. 10 minutes. So, okay, 10 minutes ako, rebuttal. Okay. So, mga kapatid, yung sinasabi niya kasi kanina, bakit si Kristo bubuhayin pa, binigyan pa ng buhay, gayong siya na pala yung Ama. So, hindi kasi nakikita ni si Maya, natural, kapag magsasatao ka, bibigyan mo yung buhay, lilipat ka. Kasi ikaw yung magiging anak. Kaya hindi pwedeng maging dalawa. Kasi, pag dalawa yon, may Ama na, tapos bubuhay mo pa yung nasa tiyan ni Maria, dala-dalawa na yung Espiritu ng Ama. Kaya nga, ang sinabi doon, kahit siya'y nasaan yung Diyos. Hindi siya na pumilit maging kapantay ng Diyos. Salit, binitawan yung karapatan niya yun. O kaya nga binigyan niya yung buhay yung anak na yun eh. Kasi, ibig sabihin, lumipat lang siya doon. Kaya nga yung Ama ang nabuo sa tiyan ni Maria, yung creator niya. Natutuhanan niya ni Elijah, Juan Bautista. Matthew 17:12 natin, dumating ni si Elijah, ngunit hindi siya nakilala. Ngayon, yung kala, sabi nga rin sa prophecy, sabi ni si Maya, prophecy. Eh bakit, nagdadrama ba yung Diyos? Aba, may tinuro pa ng Diyos, hindi yan nagdadrama. Hindi nyo pwede sabihin na nagdadrama kung may ginaganap ka, sinulat mo. Kaya nga sabi rin sa Psalm 22:1-18, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Psalm 22:1. Oh, sa 15, mauuhaw. Sa 16, ipapakoy kamay at paa. Sa 18, pagpupustahan yung damit sa katawan. O ngayon, sinabi ba rin ng Diyos na may dadasalan siyang ibang Diyos? Hindi. Sinasabi niya yung kasi ang bawat araw sa ulado niya yan. Sa ulado niya yung magaganap. Kaya lahat ng ginaganap niya, inihuhula niya muna. O Pedro, umuli ka na sila. Mahuli mo, may pilak sa tiyan. Pambahin mong buwis. O. Lahat ng inaano ni Kristo, nakahula na. Kung papasin niyo yung Biblia. Pupunta tayo roon sa Jerusalem. Papatay na anak ng tao, pero mabubuhay sa 3 araw.
Hindi yung drama. Foretold lahat eh. Paano magdadrama yung Diyos? Eh may ginaganap nga sa ulado niya lahat. Kaya nga sabi ni Pedro, huwag na nga po mangyari, Panginoon, na ikaw ay mapatay. O, susundan kita kahit saka magpunta. Tanda mo, Pedro, pag tilaok ng manok, o, pag tatlong beses mo akong tinakwil, aba, nagtataka si Pedro, ba't sa ulado ni Kristo magaganap? O, di ba? O, pumunta kayo ron, may anak na may asno doon, may anak na bisiro. O, sabihin sa may-ari, kailangan ng Diyos nyo, Panginoon. O, ba't sa ulo, nagpunta ang mga alaga doon? O, ba't may asno ron, saka bisiro? Para matupad sa karya 99. O, sasakay sa bisiro asno. Mika 5-2, Bethlehem si Iprata, doon si Isisilang, maliit sa bayan Juda. Jeremiah 12:15, o, papatay mga sangkor. O, hindi sa Kapernaum na nilaan. Hindi sa Nazareth, kundi sa Kapernaum. Para matupad yung Neptali sa bulon. Mga prophecy. May ginaganap siya dyan. Kaya dyan, walang ginanap si Kristo sa New Testament na hindi nakahula. O, kaya alam ni Kristo lahat ng bagay kahit sinabi niya, nauuhaw ako. Alam niya na lahat eh. O, paghati-hatihan natin ito, pagpustahan natin damit, nangyari ang lahat na ito, pamatupad, sinasabi ni propet, ng mga propeta. Pagpustahan damit ni Kristo, nakahula lahat at ginanap lang ng Diyos. Kaya nga sabi sa Luke 22:24-46, ito yung sinasabi sa inyo nung kasakasama nyo pa ako, sabi ni Kristo. Eh bakit, hindi ba sila kasakasama pa rin? Kasakasama pa rin eh. O, yan yung tinutukoy niya, nung kasakasama nyo pa ako, nung tao pa ako. Kasi paakit na, nabuhay na siyang muli. Ito yung sinasabi sa inyo, tandaan nyo ito ha, Lucas 24:44-46. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nung kasakasama nyo pa ako. Dapat matupad sa akin aklat ng mga propeta, ni David at ni Isaiah. At nakalagay doon, dapat matupad sa akin hula ni Moises, ni David at ng mga propeta. Yun yung awit na tinutumbok doon, at aklat ni Moises. Ano? At nabuksan ang isipan ng mga alagad. O, nakilala nila, ay, may ginanap lang. O. E ngayon, pagka ang Diyos ay hindi binigyan buhay anak, maging dalawa buhay no, maging dalawa Diyos mo. Lumipat nga dun eh. Hindi pwede dalawa. Kakukuha nyo? Hindi pwedeng dalawa yung espiritong nandun. Magiging abnormal yan. Magkakaroon ng dual utterance. Ang sinasabi ni si Maya. Na sinabi raw na gibain ng templo. At itatayo ko sa tatlong araw. Sinabi ni Jesus, yun ang nakasulat. O, sabi ni si Maya, ang nagsalita dun yung ama. Eh, nakalagay na nga, sinabi ni Jesus. Ayun yung mga usapan namin ng mga nakarang araw. So, tapos nung pinapatay na si Kristo, Diyos ko, umalis daw yung ama. So, natakot sa pako. Tapos si Kristo lang daw nagsalita. Eh, hindi ganun ang Diyos. No? Kaya nga, kung papansin niyo, walang apostol yung Diyos nyo dyan. At alagad na pinagsulat yung ama nyo, wala. Lahat na yung apostol ni Kristo, Matthew, Mark, Luke, and John, oh, Acts. Tapos yung 14 na aklat ni Pablo, nakasingit yan, na tinawag ni Kristo Acts 9:5. Sino po kayo Panginoon? Eh, one Lord lang naman Israel. Ako si Jesus, ang inuusig. O, nakapagsulat siyang 14 books. Nakaipit ngayon dyan sa Biblia. Eh, ba't nakalagay yan dyan? O, eh, kasi aklat niya ng Diyos. Kaya nga yung 14 books na ginawa ni Pablo para kay Kristo. Nilagay dyan kasi aklat yan ng God. Eh, kung tao si Kristo, ilalagay ba yan dyan? O, di ba? O, Santiago. Judas, si John, Revelation, Judas, Santiago, Peter, John, 2 Peter, 1 Peter. Eh, alagad lahat ni Kristo yon, walang alagad tatay niyo dyan. Walang author, walang apostol dyan na yung, lumang, yung tatay niyo. Basta ang ama namin kasi si Kristo. Sabi nga sa Matthew 23:34, ako ang nagsusugo ng aking mga propeta. Lahat ng propeta, simula Genesis hanggang Revelation, siya na nagsusugo dyan. Kaya nga sa Judas 1:14-15, hinula na ni Enoch, dumarating ang Panginoon, kasama lang sa anak sa banan. Si Enoch, ikapitong anak ni Eva at Adan yan. O, di 70 years pa lang yung earth. Hinula na ni Enoch na darating si Kristo, eh, Diyos lang niya yun. O, di ba? Eh, may iba pa bang darating? Kundi ang Diyos, para magligtas. O, sabi sa Isaiah 44, 10, darating na ako, dalawang ganting palibibuhay sa bawat isa, sa kanyang ginawa. O, kung Alpha Omega, o, nangako yung Diyos, pagdating sa ribe, sa New Testament, hindi nyo na makita. Sino bibigyan ganting pala sa inyo? O, sa Patri, si Kristo. Kasi nasa Revelation 22:12-13 yun. Sabi ni Kristo, darating na ako, dala kong ganting palang ibibigay sa inyo. Ako, Alpha Omega, simulat wakas, una tuloy. O, dumating ka na, Panginoong Jesus. Sabi nga nun. O, kita nyo. Sinabi kay Moise sa Exodus 32, sasama kita hanggang wakas.
O sino sumasama sa atin hanggang wakas ngayon? Hindi ba't ang Diyos? Si Kristo rin. Yan yung Pasko kasi, ang number one lang na purpose ng New Testament, ay palitan yung literal na hayop ng literal na dugo ng Diyos. Nakukuha nyo? Kasi nung araw sa Hebrew chapter 9, may dalawang templo dyan, tabernakulo, dakong banal, dakong kabanal-banalan. O, doon sila sa dakong banal nag-aalay ng dugo ng hayop. Na hindi naman pala makapagpapataon at paulit-ulit lang isang taon. Taon-taon. Kasulat yun sa Acts 13. Yung mga kapatawaran hindi mapapatawad ng kautusan ni Moises. O, kaya minisan ng Diyos. Diyos yung pumasok niya sa kalangitan na yan, binusang kanyang dugo. Kaya nga, ang main purpose lang ng New Testament, palitan yung dugo ng hayop na literal na yan, ng dugo ng Diyos. Kaya nga siya naging kordero ng Pasko. Dahil yung Pasko nung sa Old Testament, pinaglagay sila sa dugo ng kordero sa hamba ng pintuan, papatayin wala. Ngayon, pagbalik ni Kristo, ganun din mangyayari sa inyo. Inulit lang yung Pasko eh. Kaya nga siya eh, kordero ng Pasko. Sabi sa 1 Corinthians 5:7, oh, inihanda na yung kordero ng Pasko, kaya kayo wala ng libadura. Ibig sabihin, pagbalik ni Kristo, hahanapin niya rin yung dugo niya sa inyo. Kaya ang sabi ni Kristo, kainin niyo aking laman, natinuman niyo aking dugo, bubuhayin ko kayo sa huling araw. Bubuhayin ko kayo, hindi siya namin bubuhayin namin. Siya rin ang bubuhay. Oh. Kasi siya yung source of life. Hindi pwede yung binibigay ng buhay tapos eh, magbibigay pa ng buhay. Hindi ganun. Eh kasi ang Diyos lang ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya nga siya ang umiib sa ilong ni Adan eh. At naging kaluluwang may buhay. O tapos gagawin mo ng third party na iihip sa'yo. Hindi ganun. Siya lang ang Diyos. Oh. Kaya nga, kung nangako ang Diyos na darating at nakita yun ni Enoch, dapat yung Diyos niyo darating, yung tatay ni Kristo. Hindi. Ang darating na kasama laksang-laksang banal, ang lahat pa ng banal ay si Kristo rin. Oh. 2 Thessalonica 3:13. Oh. Dumating si Kristo, kasama ang lahat ng mga banal. Oh. Kasama yung mga anghel. Oh. Kaya nga, iisa lang yan. Iisa lang ang Diyos. Hindi yan dalawa. Pagka yan ipinaghiwalay ninyo, mag-aawa yan. Sabi ng tatay, ako Alpha Omega. Hindi. Sabi ng anak, ako Alpha Omega. Ako sa mula wakas. Ika ng tatay, hindi ako. Ika ng anak. O, sino ngayon sa kanila? Oh. Kaya nga, hindi ganun ng Biblia. Yan ay katuparan lang yung ente na yan. Kung mapapansin nyo, puro lifting ng prophecies yan. Oh. Kaya yan ay iisa. Iisang Diyos ang nangako at iisang Diyos ang gaganap. Nakasulat yan sa Isaiah. Time na. Time na ako. Wala na. Okay. Kasi yun, sila ang author ng lahat. Ah, magtatanong ako, Jobin, 10 minutes. Tama po. Wala na yung moderator. Jobin! Woohoo! Jobin! Katanong na rin siya. Anyway, sige, ang oras ko ay 10:17 matapos ako. Basahin ko lang 10... si Maya noong 41. Tapos na time mo, tapos na yung time mo. Sinong nasa likod ng lahat nito, sino nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan, akong si Yahweh na naroon na nung simula pa, akong Panginoong Diyos, na naroon din hanggang wakas. O, yun lang. Sige, sige. Si Maya, tanong ka, 10 minutes. So, tatayin ko na lang. 10:17, 10:28 na ako, no, kasi kinunso mo muna yung... Matatulog na si Jobin eh. Okay. Kaya, gising ako. Okay. Okay. Nakamute lang ako, gawa ng maingay dito. Sinabi mo na ang Diyos yung namatay, tama po? Tama. Okay. Kung ang Diyos ay namatay, sino yung bumuhay sa kanya? Siya rin, John 2, 19 to 21. Gibayin yung templo to, tatay ko sa tatlong araw. At ang tinutukoy ni Kristo yung kanyang katawan. At napag-alaman ng mga alagad ang sinasabi niya. Okay na yun. Okay na yun. Oh, kasi magtatanong ako, hindi kita pwede i-rebut. Okay na yun. Okay na. Oh. Okay. Meron ba mabasa sa Bible na nilikha niya yung sarili niya? Meron. Through prophecy, Psalm 47, darating siya sa balumbo ng mga aklat at natupad sa Hebrew 10:7, dumating si Kristo. Pakibasa, sa balumbo ng mga aklat. Pwede mo ba ako basahan?
Pwede mo ba akong basahan na nilikha niya yung sarili niya? Oo, oh, pwede. Basa. Isaiah 7:14, maglilinis ang dalagat mga lalaki at itatawaging Emmanuel, kapiling natin ng Diyos. Matthew 1:22-23, nangyari ang lahat na ito upang patupad sinasabi ni Propeta Isaiah. Maglilinis ang dalagat mga lalaki at tatawaging God. Wala dyan, wala dyan, wala dyan. Ang inanap ko, huwag mo ubusin yung time ko. Eh, ang tinatanong, hindi, makinig ka muna. Oh, ah, nasa panahon ako pagtatanong, pakinggan mo mabuti. Oh, sige. Oh. Pakinggan mo mabuti yung tanong ko. Mm. Ang tinatanong ko sa iyo, meron bang mabasa na nilikha ng Diyos yung sarili niya? Meron mababasa na nilikha ng Diyos ang sarili niya? Ah. Hindi ba nakahula na magkakataon tao nga siya? Yun yung sarili niya, di ba? Basa, oh, basa. 1 Timothy 3:16. God manifest in place. Ang hinihiling sa iyo, ang hinihiling sa iyo, meron bang mabasa na nilikha ng Diyos yung sarili niya? Meron na. Oh, di ba kanina ba Genesis 1:3 yung binasa ko sa iyo, tapos John 1:1, di ba siya? Wala sa mga talata, wala sa mga talata. Mr. Moderator, paki-assess. Ang hinihiling ko sa kanya, na talata na meron bang nakasulat na nilikha ng Diyos yung sarili niya? Nilikha ng Diyos yung sarili niya, eh siya nga yung nagkatawan tao. Meron bang tao na nagkatawan tao pa? Diba? Mr. Moderator, pwede paki-moderate. Ang hinihiling ko sa kanya, kasi ang pinapaliwanag niya, kaya ako na itanong ito, kasi base doon sa kanyang statement. Oh, so, okay. Sagot ko, ito ang tinatanong ko, Mr. Moderator, no, categorical question, meron bang mabasa na ang Diyos nilikha niya sarili niya? Meron. Mga prophecy yan, Isaiah 9:6, oh. Oh, di ba? Basa. Oh, basahin natin Isaiah 9:6. Wala dyan sa Isaiah, huwag mong ubusin yung oras ko. Wala, tiga lang, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ang hinihiling ko, malinaw. Oh. Aminin mo kung wala, ay, wag ka na yung mag, wag mong ubusin. Pero na wala. Ang dami-dami ngayon nilalatag sa'yo, yan o. Yung ang nilalatag mo, wala doon sa hinihiling ko, maubos yung oras ko sa'yo. Ito ba yung ama rito Diyos? Ah, okay na yun. Aminin mo, wala ka mapakita. Hindi ganoon. Alamin ko yung mga prophecy ko, sino naging tao. Linaw-linaw eh. Saan nga mabasa? O sige, tanungin kita. God is with us. Hindi, wala kang karapatan na magtanong sa akin. Wala kang karapatan. Hindi, Lola Ben, ikaw ang tinatanong. Kasagot ka lang sa sagot. Yun ang sagot ko. God is with us. O kung ano yung sagot niya, Kuya Shem, yun na yun. Yun na yun. Wala siya mapakita, hindi ka ani. Okay. Yun lang ano ayos sagot meron. Okay na yan. Huwag mo na kung mag-ano. Kasi maubos yung oras. Ang tanong ko, ito yung hinanap ko kanina. Okay na yun. Okay na. Okay, ano pa? Ang tanong ko ay nasa Juan 8:18. Okay. Oh, sige. Basa. Sign ko ah. Mm. Ako ang nagpatotoo sa aking sarili. Sino yung binabanggit dito na ako? O, di si Kristo. Okay. Sa sunod, at ang ama na nagsugo sa akin ay nagpatotoo sa akin. Sabi mo ako, nagpatotoo sa aking sarili. At di siya rin yun. Kalinaw-linaw ng pagkabasa mo, di ba? Hindi, wag kang ano, kasi magtatanong ako. No? Okay nga, di siya rin yung nagpatotoo sa sarili wag niya. Wag kang ano, kasi huwag mong kainin yung oras ko. Eh, sinabi ako, mo nga, ako ang nagpatotoo sa aking sarili. O, di siya rin yung nagpatotoo sa sarili niya. Ikaw na sumagot. O, Binasa ko pa lang yun eh. O, pinapakita tapos? Ko sa iyo, wag kang ano, kasi time ko, tapos inuubos mo eh. Ang sabi dito sa John 8:18, babasahin ko ah, ako ang nagpatotoo sa akin din. At ang ama, ang nagsugo sa akin ay nagpapatuo sa akin. So ang tanong dito, may ama, tama ba may ama? Tama. Hmm? May hindi, anak. Hindi, mali. Pinutol mo yan, tuloy mo sa 19, mabubutata ka. Ang tanong ko na sa 18, huwag mo akong utusan. Huwag mo akong utusan. Eh, ako na, babasa ng sagot. Panahon ko ng pagtatanong.
Huwag mo akong utusan kung ano yung itatanong ko sa iyo. Sige, babasahin ko na yung sagot. Ang tanong ko dito, muna yung talata. Ang tanong ko dito, Mang Ben. Ang tanong ko dito, Mang Ben. Ang ama nagpatotoo sa kanyang sarili, ang anak ay nagpatotoo din sa kanyang sarili. Tama ba ang talata, hindi? Tama. Tama, hindi. Kaya, kung sila ay iisa. Tama. Ito yung tanong ko. Kung sila, kung ang ama ay isa lang at yung anak ay isa lang din sa ama. Dito pinapakita ito dito. Ito sagot, tutuloy ko lang sa 19. Dito ang tanong ko dito. Ang tanong ko nasa 18. Ang tanong ko nasa 18. Huwag kang tumalon sa 19. Kasi ang tanong ko nasa 18. Ay, kaya, ano yung Mr. Moderator, Mr. Moderator. Babasahin ko na 'yung sagot. Mr. Moderator, ang tanong ko nasa 18. Sagot lang ang diretso yung tanong. Oo nga, sige na, sasagot ako. So ilan ang nagpatotoo dito sa sa talatang ito? Ilan sila na nagpatotoo? Ilan? Isa. Ang tanong ko uli, ilan ang nagpatotoo dito? Oo, ito basahin ko. Kaya't siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala niyo ko, Mr. Moderator, inaubos ang oras ko. Ang tanong ko ay pertain to verse 18. Sinasagot niya ako sa 19. Meron akong gustong ipapakita dito, Mr. Moderator. Gusto ko ipakita ang tinatanong ko sa kanya dito. Sa talatang ito, sige, saglit. Sige, paki-clarify yung question. Sige. Ang tanong ko sa verse 18, ilan ang nagpatotoo dito? No. Isa, nagpatotoo ako sa aking sarili, sabi. O ano pa? Yung ama ang nagpatotoo, yung ama ang nagpatotoo, at yung anak ang nagpatotoo, ilan sila nagpatotoo? O, di isa lang, kaya nga sabi, ako nagpatotoo sa aking sarili. Kaya tinanong nila, nasan iyong ama? Hindi nyo ako nakikilala, ang aking ama, kung nakilala nyo ako. Isa lang daw, isa. Isa lang eh. Alam mo, ang sagot niya, binasa niya sa 19, wala yung tanong ko doon sa 19. Okay na yun, kasi yun naman ang sagot niya eh, kung ayaw niyang dumirekta ng sagot sa 18. Ikaw talaga, oh, gusto mo pa pala eh. Naunawaan naman na ng mga ano yan, ng mga nakikinig. Naunawaan na nila yan. Okay, balikan kita. Balikan kita ha. Kalinaw eh. Balikan kita. Ang hula, sa lumang tipan, saan naganap? Sa bagong tipan. Sa bagong, very good. One point. Eh, siyempre. Alam mo sa pumatupan dyan. O tapos? So, naganap. Pag sinabing naganap, totoo ba yung naganap sa lumang tipa, sa bagong tipan, totoo? 100% true. Totoo yan. Two points. Okay. Galing. Ito ang tanong. Score pa. Ito ang tanong. Ito ang tanong. Ito ang tanong. Yung mga yung mga sinasabi ni Kristo sa bagong tipan, totoo ba 'yun o hindi? Totoo. Okay, 3 points. Wow. Ito yung apat na tanong. Nung sinabi ni Kristo na meron siyang ama at meron siyang Diyos, totoo hindi? Meron siyang ama at meron siyang Diyos? Yes. Kung totoo o hindi? Yes. Sa aming pag-aaral na patri, talinaga yan, talinaga. Minus 5, ang tanong ko sa iyo, may utang ka ng isa. Literal. Tinan mo, inubos ng oras. Pinadama ka lang pala. Literal, papadama ka pa eh. Pinuntosan ka ng 3 points, binawasan ka ng 5 points. Okay lang. Mapapakita ko naman sa kanya yan, na naka-prophecy na ama magtuturo. Nakahula sige, yan. Sige, conclusion ka naman, Ben. Sige, okay. Ilang minuto ba yung conclusion natin? 3 minutes lang. 5 minutes na lang. Conclusion lang naman yan eh. Okay, so mga kapatid, total conclusion lang to, no? Sabi nga, sa aming pag-aaral na patri, nakita namin kasi ang katotohanan dyan, kaya medyo hindi nyo kami madadala rin sa literal mind. Ano? Nakahula kasi sa Psalm 78 yan na magsasalita ako ng talinhaga. At hindi nagsasalita si Kristo sa kanila, hindi sa pamagitan ng talinhaga, natupad ang sinusulat ng propeta.
Matthew 13, 34 to 35, ano? Sabi sa Matthew 13, 10 nga, eh, mga nabulag nga daw kayo kasi hindi nyo siya nakilala. Natutupad daw sa inyo yung hula ni Propeta Isaiah. Kaya sabi ron, kung babasahin nyo yun, sinanong siya ng mga alagad, eh bakit ito ba kayo nagsasalita ng patalinhaga? Sabi ganun, o ito. Nang masabi na Jesus sa mga talinhaga, ito siya umalis doon at umuwi sa kanyang bayan, tapos, taga, sobra, ito. Ito, lumapit ang mga alagad, Matthew ano to, ha, 13 to 17, ano? Lumapit ang mga alagad, tinanong si Jesus, bakit po nyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Man, mga lihim, no, may lihim, ano? Tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, kay si Maya. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya kukunin pa. Medyo magiging mangmang palalo, ano? Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sinabi ni Kristo. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig ngunit hindi nakakarinig o nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula na Isaiah nagsasabi, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo na tumingin, hindi kayo makakakita. Na Isaiah 6:9-10 ho ito. Kaya noong time ni Kristo, yung mga hindi nakakilala sa kanya, natupad na yung pagbulag nyo sa inyong mga sarili. No? Kaya yan inulit sa Acts at sa Roma ni Pablo. Dahil yung tumawag na Diyos sa kanya, si Kristo, yung kanyang inusig. Sino po kayo, Lord? Eh, one Lord lang Israel. Ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Para kang sumipa sa tinig, sabi nga nun. Kaya, iisa lang naman ang Lord, eh, no? Sana maalala niyo pagkatawag kay Pablo sa Acts 9, sapagkat Acts 1, umakit sa langit si Kristo. Ano, nakita ni Pedro, nila lahat ng mga alagad. At sabi kay Pedro ng dalawang anghel, kung paano umalis yan at umakit sa langit, ganyan din yung bababa. Oh. Eh bakit sa Acts 9:5-6 natawag si Kristo, eh nasa lang, natawag si Pablo. Saulo, ba't mo ko inuusig? Sino po kayo Panginoon? Sabi niya. Sino ka Lord? Ako si Jesus ang iyong inuusig. O, kita nyo? Kaya nga naging balimbing si Pablo. Kay Kristo na siya. Sumulat na 14 na aklat. Siningit yan kasi Diyos si Kristo. Kung tao si Kristo, eh ba't ilalagay yan yung 14 books niya? At tandaan ninyo, si Pablo sumulat ng aklat patungkol kay Kristo. Kaya hindi niya kukontrahin si Kristo. Kaya wala kayong karapatang pangontra yung mga sulat ni Pablo sa Diyos niya. Naintindihan niyo? Oh, common sense na lang. Ano? Kung ikaw pinasulat ng Diyos, kukontra ba yung sa sarili niya? Oh. Sabi sa Galatia 1:12-13, hindi ko tinanggap sa tao. Hindi binigay ng tao. Mabuting balita ang pinangaral ko. Ito ni Kristo. At kung paan sa dati kong pamumuhay, inusig ko ang iglesia ng Diyos. O sino ba inusig ni Pablo? Time na. O, hindi ba si Kristo? O, hindi pa. 3 minutes lang. 3 minutes lang ba? Akala ko 10 minutes. O, 3 minutes lang kasi conclusion. 3 minutes lang ba? O, sumubra ka na nga eh. Ganun ba? Sayang, karami pa nito. 1 to 20. O, sige na, kasi may magtatanong pa sa atin eh. Magtatanong pa sila eh, kaya... Oh, ito number one, no, kasi nagpasulat sa buong Revelation si Kristo, may ari ang okay na, okay na, time na muna eh. Time muna. May ari ang pitong espiritu, nasa gitna ng time trono, may ari na time ka na. Buhay, ilawan ng bagong Jerusalem, nagpapaid ng luha sa lahat ng umiiyak doon. Tubig na nagbibigay buhay si Kristo, Alpha Omega, si Kristo may ari ang bagong Jerusalem. Time na, Mang Ben, time ka na. Tapos na ba, kadami nito, sayang. So, 3 minutes lang, eh. Saglit lang to. Grabe. Kahit 2 minutes, tapusin ko, no? 10:35, so... Sige. So, malinaw, no? Malinaw ang usapin namin na hindi niya natibag yung stand ng Bible. Aba, ikaw na. No, hindi niya na-break, hindi niya natibag yung stand ng Bible na ang katuparan ay, ang sabi niya, ang katuparan ng mga hula ay nasa bagong tipan. Nung tinanong ko siya, 4 nakapuntos siya. Pero nung tinanong ko na siya, nung sinabi ni Kristo na meron siyang Ama at meron siyang Diyos, nabawasan siya ng 5 punto. Bakit? Hindi niya natibag yung stand ng Bible? Na malinaw sa sikat ng araw, ayon sa pananalita, kasi ang katuparan ng hula ay nasa bagong tipan.
Yung mga sinasalita ni Kristo, totoo yun. Hindi siya pwede magdrama. No? Correct. Nung sinabi niya na meron siyang ama at meron siyang justo yun. Oh, hindi siya pwede magdrama. Kaya malinaw na ang ating katunggali, hindi niya nabali ang salita ng Diyos. Hindi niya natibag ang prinsipyo ng Biblia. So malinaw yun. So, kanina, meron pa akong 2 minutes, no? Kanina, tinatanong ko siya na ang ista niya, na ang ama at ang anak ay isa. So, sa salitang iisa, stable yun, no? Stable yun. Kahit anong mangyari, stable yun. Pero, ang ista niya na windang. Nung tinanong ko siya na kung ang anak ay hindi pinagkalooban, may buhay ba siya? Sabi niya, of course, wala. Hindi pinagkalooban. No? So doon pa lang, natibag na yung aral niya na ang ama at ang anak ay iisa. So malinaw na hindi niya natayuan, no? Hindi niya natibag ang Biblia. Na ang Biblia nagpapakita na ang pinagmumula ng buhay walang iba kundi yung ama. Kaya si Kristo ay binigyan ng buhay ayon sa kanyang pananalita. Kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din naman niya ako na magkaroon ng buhay. So dyan pa lang makikita natin na dalawang being in a separate being, no? Malinaw yan. Inamin niya kanina na walang buhay kasi hindi nga pinagkaloob. Paano nga? Oh, doon pa lang, basag na yun eh. Yung pagiging one nila eh. Kung totoo na iisa lang sila, kahit saan mangyari yan, hindi mawawala ang buhay kasi siya nga yung pinagmula ng buhay. Oh, ang espiritu, nandoon. Sa kanya, hindi humiwalay sa kanya yung may-ari ng buhay. Okay. Kanina, hindi niya napag-unawa yung ginamit niyang talata na in him was life. Hindi siya ang buhay, kundi yung buhay nasa kanya. Sino ang may-ari ng buhay? Sino yung author of life? Yung ama niya na pinanggalingan ng buhay niya. Nandoon sa kanya. Malinaw sa sikat ng araw yan. Hindi niya nabasag. Hindi niya... Ang time na, Maya. O sige, wala na si Joven. Isa pang round. Hindi. Tapos na tayo. Ang mangyari, magtatanong yung audience sa atin, both sides. Sige. So, Rasya, yung live natin, maraming salamat po sa... Salamat sa live. Nagsubaybay po sa ating live. Ilalabas pa lang si Chris. Mang Ben, wag lang muna magsalita. Maraming salamat po sa nagsubaybay po sa live sa pamagitan po ng account ni Rasya, na kung saan ay natapos po ang atin pong debate. No, ngayong oras lang, nakatatapos lang, at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At sa muli po, kami po ay maglilingkod sa inyo, maririnig niyo rin kami sa pamagitan po ng live, sa pamagitan po ng account ni Rasya. So magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po. So pwede nang ikat, Rasya? Oh, lalabas pa lang si Kristo eh. Gusto niya may buhay na eh. Comedian, no? Oh, isa rin na may naging tao. Isa na ng Patreon. Steve, mayroon ba kayong tanong? Kung wala, idilos, wala ba kayong tanong? Sinungaling ba si Kristo? Si Maya, may tanong ako. Wait lang, Mang Ben. Sinungaling ba si Kristo nung sabi niya, ang nakakakita sa akin, nakakita sa nagsugo. Sinungaling hindi po sinungaling. To, tama po yun. Tama. Di siya rin wait lang. Kasi ano eh. Naniniwala ka ba na ang nagsugo ay Diyos? Yung ama po ang nagsugo sa kanya. Hindi po siya yung... Sinabi, yung ama yun ay Diyos ba yun? Yung ama ba'y Diyos? Opo, ang ama ay Diyos. Isa lang ang Diyos. Nakakakita sa akin, nakakita na sa Diyos. Ganun lang. Ang ibig sabihin po ng nakakita sa akin, ang nakakita. Ang nagtatakwil sa Diyos. Ang tumatanggap ang ibig... sa akin, tumatanggap sa Diyos. Kasi sabi mo, yung nagsugo, Diyos. Di ba? Ang ibig po sabihin na ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama, hindi po nangangahulugan, sentido common. Sinungaling ba siya doon? Sinungaling? Sasagot ako, di ba? Ano naman ang tanongin ko, sinungaling ba siya?
Sasagot po ako, sasagot po ako. Sagutin mo. Sinungaling ba siya na sinabi niya? Sasagutin ko muna kasi masasagutin ko yung isa, mayroong follow-up eh. Mamaya na yung follow-up mo. Hindi, sagutin mo lang kung sinungaling o. Hindi, nagtanong ka kanina eh. Sinungaling ito yung sagot ko nga, ito yung sagot ko. No? Yun na nga. Yung pag sinabi pong ang nakakita. Tugot ka muna ng oo, hindi. Tapos saka nagtatanong ka, nagtatanong ka kung totoo ba yung nakita. Sasagutin ka nga dyan. Tugot ka ng oo, hindi. Sinungaling ba siya? Hindi. Pag sinabi mo hindi, tuloy mo, paliwanag. Hindi nga. Salamat. Ang problema sa'yo, isang tanong mo, hindi pa ako nakapagsalita, mayroon ka ng paluapap. Malinaw yan. So, ang nakakita sa akin, ang nakakita sa akin, no, ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. So, ang ama na hindi nakikita nandoon sa kanya. So, tapos na ba? Maraming salamat po sa ba. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay ng debating ito. Ako si Ventilador, si Arman De Castro na naging 25 na nagpasimula ng Patri ngayong year 2000, 20th century, na hindi naman ako ang founder ho niyan, kundi ang Panginoong Jesus din, naging co-founder na ako dahil natuklasan ko nga na iba, hindi iba yung napatay. So, ang Patri Passionismo, Patri means Father, Pasya means Passion. So, ibig sabihin, if God incarnate in Christ, He suffered. Kaya ang Patri Passionism is a Father suffering nung siya'y nagkatawan tao. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi siya nagpapatay ng bugtong na anak na pinigil niyang gawin ni Abraham kay Isaac. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayong lahat ng ating maraming salamat sa pagsubaybay sa panig po ng Jesus Christ Rock of Revelation sa kalipanan po ng in-time believer. Ako po ang inyong lingkod na kung saan nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa palatuntunan sa account po ni Russia. Ano ang apelido mo, Russia? Russia Dayanan. So, muli po, tuwing mayroon pong debate ay nilalive po sa account po ni Russia Dayanan. Ang tabayanan po, kay mayroon po kaming tunod-tunod po na debate. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. At God bless sa ating lahat.